Yon mga katropa farming, tayo po ay magkapakain ng mga Madrid Agua sa ating mga alagang baboy. Pinanguha po natin doon sa ating mga tanim doon sa baba. Ito po yung ating kinuwang mga Madrid Agua. Subukan po natin kung gaano sila kalakas kumain ng mga Madrid Agua sa ating mga inaing baboy. Oy, oy! Oh. Oy, oy! Ay, ay! Tapos yung iba naman po ay dun sa dalawang may anak po natin, bibigyan din po natin ng Madrid Agua. Ayan. Tuwan-tuwa po yung ating mga alagang baboy sa mga Madrid Agua. Ito po ay napakaganda sa ating mga alagang baboy. Napaka taas po ng protina na rin. Kaya po lagi po tayo nagbibigay ng mga dahon ng Madrid Agua dito sa ating mga alagang baboy. Para po may supplement din po na nakukuha yung ating mga alagang baboy. Tayo po ay magkaparami rin po ng mga Madrid Agua. Sa susunod po, tayo po ay magpapowder ng mga Madrid Agua at ilalawak na lang po natin sa ating mga page na sa ganun po ay mas maganda na nakamix na po sa ating mga page. Susubukan po natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano po gawin ang pagpapowder po ng dahon ng Madrid Agua. Ay, 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 ay! Ito pong ating mga ineng ito ay yung dalawa nga maganda, malapit na rin tapoy na buntis na silang dalawa, hindi na po sila nagulit ng paglalandi. At ito naman pong ating dalawang ineng ito ay malapit na po silang mga nakulit. Ngayon pong December 21 ang ika 114 days at ito naman pong ating ineng baboy na si Risa ang ika 114 days naman po ay ngayon pong December 25. Ayan po, tama-tama po, Pasko po ang kanyang anak. Titingnan po natin kung kakabig po siya pababa or mananatili po siyang 114. Pag minsan po kasi itong si Risa ay nakabig po. Pag nakabig po siya kahit mga 112 days po at 113 days ay nanganganak na po itong si Risa. Ayan po, natapos na po nilang ubusin yung ating binigay na mga dahon ng mga Madrid Agua. Kulang pa po sa kanila. Okay lang po sa kanila yan. Mamaya naman po ay magkapakain naman po tayo sa kanila ng hapunan. Ito naman po natin lang ito. Ibibigay naman po natin doon sa dalawa natin may anak. Ito po yung ating ginagawang mga puste. Nabuhusan na po natin. Tatanggal na rin po natin yung forma. Medyo papatigas-tigasin lang po natin ang bagya at yan po ay ilalagay na po natin ang kukulamber at dun po sa pagbubungan ng sa ganun po ay mabubungan na rin po natin. Tapos papatambakan po natin itong babang ito ng gumanda po ang ano ng lupa. Ito po yung gagamitin natin mga kukulamber sa pagbubung. Dito po tayo at papakain na po natin yung dalawa nating baboy. Ayan po, napakasarap po ng tulog ng ating mga big. Ayan po yung ating mga big, napakasarap po ng tulog. Ayan po, bigyan na po natin ng Madrid Agua. Gustong gusto po yan. At itong ating kabilang baboy dito, bigyan din po natin. Tama-tama po yan, pag po ang ating mga big ay kumakain ng dahon ng Madrid Agua, mas magandang sign yan kasi mas mabilis po silang kakain nang masalay po sila agad na kumain. Kaya binibigyan din po natin ng mga dahon-dahon ng yung mga ating mga bik ay mabilis pong masanay. Ayan po, mapansin po ninyo yung ibang bik, nilalaro po yung dahon. Yan po ay magandang sign na sa panimula na
kahit paano ay makatikim-tikim po sila ng mga lasa ng mandridagwa. Ayun po, yung isa, nakakain din po. Hinangata na po nung ano. Yan po, naubos na po natin yung ating mga pinanghuwang mandridagwa. Saglit na saglit lang po sa ating mga alagang baboy. Bitin na bitin pa po sila. Yung ating mga beak naman po ay talaga pong masisigla na po. Ayan po mga katropa farming, in-update ko lang po kayo sa ating mga baboy at sa ating pagkapakain ng ating mga baboy ng dahon ng mga mandridagwa. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ako po ay magpapasalamat na sa mga sulid na mga sumusuporta, OFW, silent viewer, lalong lalo na po sa mga baguhan pa lang pong manunood. Ako po sa inyo ay hihingi ng pabor at ako po sa inyo ay maglalambing na palike and share po at pasubscribe. At papindot na rin po ng bell button para po lagi tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat. Bye-bye!